Hello guys, ito na naman si juanDilasag at muli na naman nagbabalik. Sa video na to, bubuksan natin si Lotus at i-compare natin siya sa ibang brand. Bale, ito ang pinakahihintay ng lahat ng nanonood kay juanDilasag. Pero bago ang lahat, bago tayo patuloy sa video na to, nais ko munang pasalamatan ulit ang Lotus Tools Philippines dahil sa kanilang pag-sponsor sa video na to. Ano guys po, tungkol sa mga tanong ninyo tungkol kay Lotus, lalagay ko na lang po sa description box. Pwede nyo rin silang sundan sa kanilang Facebook page sa Lotus Tools Philippines. Pwede rin sundan si juanDilasag sa kanyang syempre Facebook page sa Techtutor. Sundan na lang po dun. Tapos gusto nyo i-message si juanDilasag, yan, tingnan nyo na lang po sa description box. Nandun po lahat nagdetalye. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay juanDilasag, ito na yung time para pindutin mo yung subscribe button na yan. Tsaka yung notification bell. Yan. Paki-like na rin po itong video ni juanDilasag. Paki-share na rin po. Yan, mag-comment na lang po kayo sa baba. Yan, patuloy tayo. Ang gagawin natin ngayon ay bubuksan si Lotus. Tapos, kukompare natin siya sa ibang brand. Yan, ito yung kuha natin. Bubuksan natin. At tsaka, mas maliit na 200 ampere siya. Una nating bubuksan si Brand X. Lagyan natin, tanggalin natin 'to. Ito 'yung kanyang blower. Itong blower niya na 'to, 24 volt. Yan. Pagilid lang natin kasi nga ang importante yung kanyang mainboard. Yun ang importante yung titingnan natin. Okay, yan na po siya. Ito yung kanyang board. Yung 200 ampere. Yan na lang natira. Yan ang bubuksan din natin. Si Lotus. Ito po yung kanyang loob. Ayan, medyo mas mahirapan tayo magkakalas nito ah. Ang dami. Ang dami niyang laman sa loob. Compare po natin sa isa. Yan po. Para maging fair, ilabas natin yung isa. Madali lang naman siyang kalasin kasi mga coil lang naman siya. Plug-in lang naman siya. Ayun, tanggal. Lahat ng socket niya, lahat ng socket, meron siyang polarity kaya hindi mo pwedeng mabaliktad. Paalala po sa mga may welding machine dyan, yung mga pag-aari nyo, huwag nyo na pong buksan, huwag nyo na pong itry na buksan kasi okay sira, kalasin na ganito. Sa video na to, papakita ko lang kumbaga kung ano yung pagkakaiba nila sa ibang brand. At saka kung anong meron sa loob ni Lotus. Yan. Tanggalin natin yung kanyang power supply. Tapos ayan yung kanyang power supply. Okay, mamaya natin i-kwan, compare sa isa. Tapos, andali, di pa pala isa. Kanyang body ground.
Ito po yung kanyang blower. Direct 220 po yan, AC. Yung isa, ang kanyang blower ay DC. Yan, 24 volt, ito 220. Isa. Itong isa, single lang po yung kanyang board. Ito, sa Lotus, dalawa yung kanyang layer ng board. Tatlo pala. Kasi meron pa siyang power supply. Yung power supply unit niya, tsaka yung kanyang power delay, naka-separate sa buong system. Pag nasira siya, pwede siguro makakuha ng buong ganito or makabili din lang online. Pati capacitor. Tatlo sa kanya, sa Lotus na 200 amp, sa ibang brand, isang board, nandito na lahat. Shout out doon yung manok. Okay. Uunahin natin tong, kukumpare natin siya. Sa Lotus, 200 amp at saka sa isa na brand, apat din yung capacitor. Pero ang pinagkaiba nila, ito isa 470 microfarad pero 400 volt nila. Pare sila, apat-apat din lang. Kanya ka lang, ito isa, itong isang board, itong brand X, mas maliliit. Si Lotus, mas malalaki yung kanyang capacitor. Apat din lang naman, pare sila. Check up natin kung may lumobo, wala naman. Tapos, sa relay, meron din sa brand X. Sa Lotus, meron din. Yung kanyang thermistor, isa. Pero ibang design. Itong isa, meron din siyang thermistor. Ayun siya, oh. Ito yung kanyang 10% power supply. Kay Lotus, meron din lang. Yung kanyang power supply. Ang pagkaiba, pinagkaiba, sa brand X, yung kanyang driver IC para pagganain si 24 volt yan, IC lang na maliit. Tapos natabunan pa ng phase. Pero kay Lotus, eto, dito siya panalo eh. Yung kanyang 10% na power supply, meron siyang isang MOSFET na malaki. Sa tingin ko matibay yan kasi lahat na inaayos kong welding machine, madalang masira to kasi mas malaki yung kanyang transistor. Hindi icing ginamit. Ayan. Ito yung kanyang 10% na power supply. Sa brand X, punta tayo sa diode niya ngayon. Ito yung kanyang diode. Bridge type diode. 50 ampere. Pero isa. Ayan siya, oh. Apat yung kanyang paa. Kay Lotus, dito siya panalo na naman. Nakakailan na si Lotus. Yung kanyang bridge type diode, dalawa na 50 ampere. Bahala ang kanyang input na power rating talaga, 100 ampere. Kasi itong diode na to, ang rated niya ay nasa 50 ampere ang isa. Dito sa brand X, iisa yung kanyang diode. Dito naman tayo sa ano, power transistor. Unahin natin si brand X. Si brand X, meron siyang apat na power transistor. Ito yung isa, dalawa, at ito yung dalawa sa kabila. Yan. Ito pa yung power MOSFET niya, yung nagdadala pag siya ay nagwa-welding. Itong 10%, hindi po siya yung nagdadala sa pagwe-welding. Siya lang po nagpapagana sa kanyang oscillator at saka sa kanyang mga current sense. Nagbibigay na oscillator para umandar si power transistor. Ayan siya, apat din. Kahit pa paano. Itong mylar po na to, filter lang po yan. Doon tayo kay Lotus. Bilangin natin kung ilan yung power transistor niya. Yung nagdadala tuwing nagwe-welding tayo kung gaano siya kalakas. Ang kanyang power transistor, power MOSFET ay eto. Yan, nasa taas. Kabilaan po siya. Yan. Yan. Bilangin natin lahat. Anim dito. Yan, anim siya. Tsaka anim din sa kabila. Kay brand X, apat lang. Ito naman tayo sa output na diode. Ayan. Unahin natin si brand X. Kanyang diode ay ayan yung kanyang diode. Apat na diode dyan tsaka apat, dalawa sa kabila. Apat, lima. Bali, anim na ano na diode. Ultrafast diode. Kay Lotus, bilangin natin kung ilan yung kanyang diode. Ito na naman. Dito siya panalo na naman eh. Dito,
Ito yung kanyang output na diode. Ultra fast diode. Matataas po ang ampere niyan. Ultra fast diode. Kung hindi ko nagkakamali, ang isang diode, ang kanyang ampere, nasa 40 ampere ang isa. 40 ampere po ang pagkalam ko, ang isang diode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, 6 din sa kabila. 12 po lahat ang kanyang diode. Magkabilaan. Sa transformer din naman, unahin natin si Brand X. Ang kanyang transformer ay isang toroid na ferrite. Ferrite core. Iisa lang. Ito na naman. Panalo naman si Lotus. 200 po, 200 ampere po silang dalawa. Pares na 200 ampere. Si Lotus, hindi natin masilip sa loob. Pero ang kanyang nakikita naman dito sa kabila niya eh. Dito, isa, dalawa, tatlo. Tatlo po ang kanyang transformer. Ang ginamit po nilang ferrite core ay E at saka I. Yun po nasa loob. Ayan. Transformer. Ferrite din lang po yan. Dali baka bumagsak din na siya under. Kung patungkol po sa arc force, wala pong feature si Brand X. 200 ampere, wala po siyang arc force. Wala. Walang nakalagay. Ito kay Lotus, meron po siyang dalawa. Ito po yung kanyang sense ng arc force. Ayan, dalawang yan. Dalawa po yung kanyang sense, inductor. Ferrite ring din po ito kanya, nga lang iba yung kumbaga element niya sa pang ultra fast na ferrite core or ferrite ring. Yan, magkaiba sila. Kung gagamitin na pang ultra fast si ferrite ring na ito, yung kulay dilaw na yan na ferrite, hindi po siya pwede. Iinit po tong core na yan, masusunog siya. Kaya meron din pong klase ng ferrite na pwedeng gamitin sa ultra fast at saka sa hindi mabilis na frequency. Yung ferrite na ginamit na EI, yan. Parehas po sa ferrite ring. Kaya ginamit siya sa transformer ng transistor. Yan. Sa mga nakakaalam lang po sa mga electronic, alam nila yan patungkol sa mga element ng ferrite core na yan. Magkaiba po kasi ang kakayanan ng bakal at saka sa ferrite. Ang kaya lang na frequency, sa pagkaalam ko ah, ang kaya lang po na frequency ng bakal ay nasa 60. 50 to 60. Pagtataas pa dun, siguro kaya pa niya, kaya kanya lang, iinit na yung bakal. Ang ferrite, mas mataas na frequency ang kaya niya dalhin. Yan. Yung nasa loob na yan. Ito sa kabila. Yan. Mas mataas na frequency. Pero ang hindi niya kaya, yung mababang frequency. Sigurado masisibak si transistor kanya. Ang ginamit nila, mas maliit pero mas malakas, ferrite type. Okay. Meron din siyang filter. Maliban sa kanyang apat na malalaking capacitor na filter. Naulit ko pa ang kanyang diode, dalawa. Si Brand X, iisa. Ayan siya. Isa yung kanyang diode. Ano ba? Kaya ngayon, kayo na lang po mag-decide kung sinong panalo sa kanilang dalawa. Si Brand X or si Lotus. Ang pinakaiba, bukod sa 200 ampere si Lotus, meron pa siyang arc force. Ngayon naman, susubukan natin siyang i-assemble ulit. Yan po siya, i-try po natin siya kung umaandar pa siya. Pagkatapos natin, kinalas-kalas. Pinatay po natin pansamantala yung ila para kahit papaano makita natin ng clear yung kanyang display. Ayan po siya, gumagana po siya. Ayan mga boss, sana kahit papaano, nag-enjoy kayo sa video na to. Yung mga gusto or nagbabalak na bumili ng kanilang mga welding machine, sana kahit papaano, nakatulong itong video ni Juan Dilasag
sa mga gustong bumili ng welding machine. Ayan po si Lotus at saka sa Brand X. Kayo na po ang bahalang mag-decide kung anong mas maganda sa kanila, kung sinong panalo sa dalawang brand na yan. At hanggang dito na lang muna, kitakis na lang tayo sa susunod na video. Salamat mga boss. Sa susunod rate, paalam.